Ito po ang mga findings so far and moving forward. Kahinderan ko po ang talino ng ating mga kabayan na nagsabing, and I quote, our country's prosperity and respect is directly dependent on good governance based on, among others, the rule of law. Ang rule of law po ang pamamahala alinsunod sa batas. Rule of law po bilang principle of governance in which all persons, institutions, and entities, public and private, including the state itself, are accountable to laws. Procedural and legal transparency. Dapat predictable, consistent, may continuity, at transparent po. Ang nakakabahala po, ay dito sa mga hearings natin na naisagawa ay na-discover natin ang kawalang respeto para at kawalang lakas ng pagpapailan ng rule of law. Tila inubuso ng may mga kapangyarihan ang kanilang poder. Bagkos ang pinapailan nila ay ang mga kawalangian, hindi pagrespeto sa batas at magpreso at mga proseso nito. In fact, mahalaga po ang usapan ito ngayon ayon sa Rule of Law Index ng World Justice Project, ang Pilipinas ay 102nd out of 139 countries sa Rule of Law o pamamahala alinsunod sa batas. Sa loob po ng 6 na taon, ang Pilipinas ay bumagsak po ng 50 ranggo. Kaya napakalaga po ng Senado, ng tinatawag nating Committee on Accountability of Public Officials, napakahalaga sapagkat ito ay tumutuon dito sa pagbaksak ng rule of law. In view of the foregoing, meron pong gustong nagsasabi na tapusin na raw. Akala mo madali lang at pag natapos, mawawala na sila ng sakit ulo. Kahit na hilaw, gusto nilang tapusin. At hindi lang yan, kinakansyawan pa na wala raw mangyayari sa COA, wala raw mangyayari sa investigasyon ng Senado, at manapa, ginamit pa ang mababang kapulungan, ilan lang naman sa mga congressman ang humaharap doon na sinasabi palpak raw ang investigasyon. Yan ay violation serious ng interparliamentary courtesy. Natatakot po ba kayo sa bunga? Kampi po ba kayo sa korap? Yun lang ang tanong ko. Sa ating investigasyon, malinaw po ang unwarranted benefits. Malinaw na malinaw sa lahat na nanonood, nakikinig. Malinaw na po ang unwarranted benefits, advantage or preference o favoritism na binigay sa Farmali na meron lamang pong 625,000 pesos. Halos 11 bilyon ang binigay sa isang maliit na korporasyon na niwalang experience sa dang nitong mga nilagay ng Pangulo dito sa PSDBM na hindi malaman kung ano sa nanggagaling ang kapangyarihan niyan. Walang karanasan ng Farmali sa pakikipagkontrata at nalugi pa sa unang taon ng kanilang pagpapatakbo ng negosyo ang Farmali. Pero nakakuha na po ngayon na nakakalulang 8 billion to 11 billion pesos na kontrata sa PSDBM. Ang galing naman po ng korporasyon na yan at sobrang galing naman po nitong si Undersecretary Lau at ang kanyang mga kasama sa PSDBM na napakalakas ang loob sapagkat nagbibigay sila ng kontrata na walang legal, technical, o financial capability ayon sa rule of law na hindi kayo pwede magbigay kung walang legal, technical, or financial capability yung mga binibigay nyo. Lantaran po ang pagbibigay ng PSDBM sa pamamuno ni Yusek Lau sa Farmali sa nang mga kontratang manifestly and grossly disadvantageous to the government. Yan po ang sinasabi ng rule of law ng ating tinatawag na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. O mga kontratang luging-lugi ang gobyerno, talagang totally disadvantageous to the country, to the people. Yung gobyerno ay talagang sinasabi natin parang likha ng bayan, pero ang tinatamaan dyan ay ang taong bayan. Talagang hirap ang taong bayan sa paglabag po ninyo ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaya nga, nagimbal ang buong bansa. Kung maayos at malinis ang pamimili, ay sana mas marami po dapat mabiling gamot, mabiling gamit, natipid na pera, at asalbang buhay kung dimiretso ang mga kawatan ng suppliers imbis na bumili sa Farmali executives na wala naman pong manufacturing capability. Wala hong manufacturing capability. At ito ay ahensya lamang, middleman, mga kapatid. Middleman lang po
na ngayon ay napakasarap ng buhay sapagkat nakikita natin hindi makatiis, hindi pakita yung magagara at mamahaling kotse na ginagamit nila sa atin. Bakit nga naman sila didiretso sa supplier ng gobyerno sa ibang bansa samantalang pwede naman silang kumuha ng maraming makukuha na komisyon sa mga kickback na nakukuha dyan sa mga kumpanya na yan? Our inquiry in aid of legislation reveals unconscionable, unabashed, and unethical circumventions of our Republican way of governance. Nadiskurbi po natin inuna ang kumita at makakuha ng komisyon at kickback instead of coming up with the right way to quell the pandemic. Ni ayo, wala pa po tayong sa kamayamangayan kung talagang matitino yan. Hanggang sa mga executives ng Farmali, nakita na natin umamin na talagang sinwindle ang gobyerno. Sa mga executives ng Farmali, umamin sila na nagriregalo sila ng mga Lamborghini at umamin sila na hindi nila maipaliwanag kung saan ang galing yung perang pinangbili nila, pinang-import, kung totoong nag-import. Lumalabas po sa ating investigasyon na ang nangyari ay nakapasok na po yung ibang mga goods. Hindi na sila talagang kailangan bumili sapagkat inunahan nila yung mga yan. At malalaman natin yan, kaya ipagpapatuloy po natin sapagkat di pa po talagang humahagupit ay meron na sapagkat may mga connection sila sa mga ilan lang naman na mga Chinese na masasama dito sa ating bansa at sa labas ng ating bansa. At ngayon pong nahuli na natin sila sa sarili nilang mga bibig. Imbis po na humingi sila ng tawad sa taong bayan, ay narinig natin ang kanakarakakarindi at paulit-ulit ilang pagdadahilan. Malakas ang loob nila na back up sila na maraming troll. Malakas ang loob nila sapagkat hindi na alam nila na hindi mangyayari ito kung walang talagang konduktor ng tinatawag nating pandemic corruption na ginawa nila. Nasisikmura pa nilang magsinungaling sa ating bayan. Ito po ang dahilan kaya may narapat po ng komite na ituloy ang investigasyon, tuloy-tuloy, hanggang matapos po ito. The road is long and arduous, but we will finish it and we will finish it right. It is clear and categorical to us that this grand conspiracy could never have happened without the imprimatur of the executive from beginning to end. From meetings with Farmali to the appointments of selected people who are extremely loyalty to him is the basis for the appointment and not competence. At talaga makita natin hanggang sa uli, eh meron pa silang cleanup na talagang ilalagay sa ombudsman para maharang ito, paglabas ito. Yan po ang nakikita natin ngayon. Sabi po ng presidente sa kanyang talumpati sa PDP Laban Convention noong lang September 8, 2021, ang key diyan ay si Michael Yang. Yang is known to me. Kilala ko siya. I admit it. Inaamin niya. And it was Yang whom I requested to lay ground or do the legwork of my going to China and getting into a new deal and new relations because of yung foreign policy ko, nag-drutal ako para nakagalaw ako sa ibang. Kasi had I, you know, you stick with America, then limitado ka because they would not enjoy you doing business. Galing po sa bigbig mismo ng Pangulo yan. Hindi ko po siya inaatake. Inaatake niya ang sarili niya at siya ang nagsabi niyan. Si Michael Yang daw po ang gumawa ng legwork papunta sa China. At si Michael Yang ang pinapasok ng presidente bilang economic advisor na banyaga na may problema tayo sa bansa ng China. Bagamat kaibigan natin ang maraming Chinese sa mainland, hindi po natin kaibigan yung ilang mga nagaharing uri dyan sa China, sa Communist Party, na walang ginawa kundi pahirapan at kunin ang ating karagatan, sagasaan ng ating mga kababayan at iwanan sa laot, at pagkatapos hut-hutin lahat ang isda, pinaghihirap ang ating pagkakain at ang pangingisda ng mga maliliit ating mga isda. Why Yang Hongmin, also known as Michael Yang, citizen of China? Dahil po ba 20 years na silang magkaibigan? Yan po ang aabangan ninyo mga kababayan sapagkat tatanggalin po natin ang maskara nitong si Michael Yang. Natanggal na po yan kaya kaliwat kanan ang pagsisinungaling niya. Kaliwat kanan ang pag-iwas niya sa komite. Dalawang beses ayaw pumunta at ayaw pakilapa-admitin na nakatira siya sa Forbes. At nung dumating siya rito, ang una niya sasabihin,
Wala raw siyang kinalaman sa family at wala na siyang kinalaman kundi doon sa sinabi niya na dinala niya ang family sa paghulo sa kanyang kaibigan na paghulo ng Pilipinas. Tama po ba yan? Ay lumabas nga mismo sa mga bibig ng kanyang mga alipores. Itong si Lincoln Ong na ayaw sumagot na nakabuntok sa foot niya, kaliwat kanan, doon pa lang sa Farmali 2017, na inamin dito sa committee na siya ay interpreter lamang di umano. Ngunit kayo nakatira sa magagandang mga apartment at ang kotse, mamahalin na kotse na umabot hanggang 25 million ang mga kotse. Isang interpreter po ba yan? At ito po, ngayon ay ayaw na sumagot sapagkat tinuturuan ayaw na sumagot. Tignan natin hanggang saan naaabot yan. Sapagkat gumagalaw na rin po ang Senado, Senate President Soto, lahat kami rito, we are going to answer yung sinasabi nila na pinapahirapan raw sila dito sa Senado. Dahil po ba noong 2015, pagkatapos po ninyo mag-substitute ng candidacy para sa presidente at bago po magsimula ang kampanya noong 2016, ang Pangulo po ay bumisita sa Xiamen, China, kina Michael Yang sa kanyang kumpanya at kanyang mga kaibigan. Ano ho ba ang nangyari doon? Hindi ko na po aabaya sapagkat bawal pong tumanggap sa mga banyaga. At marami pong mga larawan makikita dyan na naandun sa China bago magsimula sa kampanya. Tataka lang po kami at ang buong bansa, bakit imbis sa pagtanggol, ang bansang Pilipino na nahihirapan ang pinagtatanggol ay itong mga kaibigan niya, mga banyaga. Bakit pinagtatakpan niya ang mga appointed niya? Dahil ba may utang na loob siya dahil lang ang kampanya sa kanya? Ang utang na loob po ng bawat mamamayan na tumatakbo sa bansa ay hindi sa mga kaibigan, ngunit sa bansang Pilipinas. Patapin po sa ating executive branch, Department Secretaries of the Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, pinalitan na ba sila ni Michael Yang na siyang naging talagang break the record na ngayon lang tayo nagkaroon ng economic advisor ng Pilipinas na pinakilala sa buong madla at siyang po ang nangyari. Ano po ang ginagawa pa ng ambassador natin sa China kung ganyan ang gagawin natin? Pag-isipan natin ito ng maigi, ang ating foreign policy, ang ating pivot towards China was determined possibly by a Chinese national named Michael Yang. Because Yang was an intimate friend of the president and was granted access into the inner recesses of the palace, of Malacanang Palace, at sa corridors of power. Mangyayari ba sa China na isang Pilipino ay architect ni Xi Jinping ng kanilang economic situation o ng kanilang foreign policy? Walang maayos na leader sa anumang bansa, sa anumang lupalop na mundo ang maaaring mangyari ganito. Kaya ito po ang kailangan natin hanapin at makita natin kung anong possibility na maaaring mangyari sapagkat there is no such thing as permanent visa status. This is pahiram lang po yan, pribileyo lang po yan. At pagka ito ay lumabas, ay maaaring makulong at ma-deport si Michael Yang. At sinasabi ko na pong taasan yan. Yan po ang maaaring maging huling hantungan nito. Meron po ako mga finding na partial report. Papakita ko muna sa aking mga kasama at saka po natin ilalabas sa lahat. Ito po ay partial report at ayokong gabitin pa itong misa na sabihin tapusin na naman ang investigasyon. Meron po na marami na po dyan na malalagay si Michael Yang, si Christopher Lloyd Lau, ang pharmaceutical directors and officers na kasama sila Michael Yang, ang pharmaceutical na si Grisel Grace Mago, Moy Dargani, Twinkle Dargani, yung mga fraud na pinaperpetrate nito sila Lloyd Lau, sila Warren Leong. Yan po ang preliminaries na nakikita natin or partial report. Yung perjury, false testimony na ginawa nila Michael Yang, Lincoln Ong, Grace Mago, yung falsification of public documents under Article 171 of the Revised Penal Code na ginawa nila Warren Leong at tinulak si George Mendoza at Marvin Tangkintik na sabihin dumating ang produkto samantalang walang dumadating. Hindi pa nila nakita kung ano yung mga produkto na yan. Disobedience to summons. Ayan sila Lincoln Ong, sila Moy Dargani, Michael Yang at saka si Twinkle Dargani. Violation of Bayanihan to Heal as One Act. Michael Yang, Lincoln Ong, Pharmacy Pharmaceutical, Lincoln Ong, Mohit Balgani, Crystal Grace Mago. Disobedience to summons issued by Congress. Pharmacy Pharmaceutical, Lincoln Ong, Mohit Dargani, Michael Yang, Twinkle Dargani.
Ulitin at tinawin po, hindi lang po yung mga yan, pati yung mga accountants, kapag dyan ay mabibisyo natin ngayon. Ulitin at tinawin po ko po ito, ito po ay panimula pa lamang, hindi katapusan po ito. Ito po lang po ang unang yugto ng pagpapanagot ng mga taong nangahas, magnakaw sa kaban ng bayan habang nasa gitna tayo ng karimlan ng pandemic. Sinusubukan po nila ngayon pagtakpan ang kanilang karumalduman ng mga krimen. Abangan na naman, sapagkat habang hindi nag-iimbestiga ang krimen, tumitigil ang programa ng Pangulo na ang pangalan ay Talk to the Senators, hindi na po Talk to the People. Yun na po ang kanyang ginagawang programa, sumasagot sa Blue Ribbon. Hindi ko maintindihan kung bakit. Sa bandang huli, ang katotohanan ay mas malakas at ito ang siyang magtatagumpay sa huli.